Ayan guys, so for today's video is magluluto tayo ngayon ng ginataang manok. So, ang kakailanganin natin ay ang bawang and sibuyas and luya. And also, syempre, hindi mawawala ang ating chicken and ating papaya, diba? And then later on, huhugasan natin yung spinach. So, ang unang gagawin natin, once na mainit ng ating palayok, lagyan natin ito ng mantika. Yan. And then, ilagay natin yung ating garlic. Oops. Yung garlic. Pahinaan lang natin ang apoy, guys, kasi masyadong tense. And then, syempre, ilagay natin yung ating ginger. Ayan. Yung ginger natin. Syempre, pag nagisa na natin ang ating bawang at luya, ilagay natin ang ating onion. Ilagay natin ang onion. And then guys, ilagay na natin ang ating chicken. Ayan. Yung chicken and sotay lang natin. Whole chicken siya. So, ang presyo ng chicken natin is $45. Ito yung na-frozen guys, yung frozen na chicken. So, hayaan lang muna natin na maluto or mag-golden brown. And also, syempre, hindi mawawalang ating kaunting spinach. So, hugasan na natin. Hugasan natin ang ating spinach. At ibabad natin siguro ng mga 10 minutes. Ganito ako maghugas ng gulay. So, habang niluluto natin yung chicken natin is hugasan natin itong ating spinach. Ibabad natin para matanggal yung mga buhangin. So, ang ginamit yung spinach guys is yung medyo maliliit siya. Kasi dahil may dalawang klase or tatlong klase yung spinach meron tayo. Yung spinach na tinatawag na kalkalunay sa Ilocano. Ito yung Chinese na spinach. And also, syempre, makikita ito sa mga wet market, sa supermarket. Natin ang ating chicken, guys, kung nag-golden brown na siya. So, yun. I-check na natin ang ating chicken. Ayan, medyo nag-golden brown na siya. Stir lang natin. Ay, hindi pa pala. Ito na ang ating and then lagyan natin siya ng ating patis. Instead na salt, ilagay natin yung ating patis. Ang ilalagay natin is yung patis niya. And stir natin. So, lagyan lang natin ko ng konti.
natin. Konti lang ang ilalagay natin. Haluin natin ulit. Then, hayaan na lang ulit natin na kumulo hanggang maluto ito. And then, ilagay natin yung ating gata. And also, syempre, pag kumulo na ang ating chicken, is pwede na natin ilagay yung, ating papaya. Hanggang sa ito ay maluto ulit. So, medyo marami-rami yung papaya natin kasi, yung papaya kasi is gamot ito sa what I mean is, nakakatulong ito sa paggamot or sa pagkaano ng gout, ng isang masakit sa gout, kung rayuma ba? So, ayun, lagyan natin muli ng tubig upang maluto yung ating papaya. Hintayin na lang ulit natin na maluto ito. Yan guys, i-check natin ulit ang ating. Ayun, ay magkita mo yun, masunog. Nang masunog ang ating papaya. Oh, hindi. Ayan. So, ilagay na natin ang ating gata. Gata sa inyo. Pero ang ginagamit kong gata, guys, is ang ating kara. Kara. Ito yung ating, ito yung ating ginagamit na coconut milk. It's from, ano na siya? Ito ay from, I think it's Sambu. Ay, basta ewan kung saan galing ito. Ayan guys, nilagay na natin ang ating coconut. Suntayin natin. Suntayin lang natin na maluto again guys, yung ating coconut. Huwag kang makunat. Ayan, so antayin lang natin na maluto hanggang maluto. Antayin lang natin guys hanggang maluto ang ating coconut. Ayan. And then later on ilalagay na natin ang ating spinach. Ayan. Piliin nyo lang guys is yung mga maliliit na spinach ha. Mas masarap yon. Ayan. I-check na naman ulit natin kung luto ng ating gata. Ayan. Luto ng ating gata. So, syempre, kung sa mga gustong magdagdag ng chicken powder is pwede. So, ang akin kasi gusto ko ng medyo mas malasa. Pero, pag health conscious kayo guys, syempre, hindi nyo na kailangan maglagay. Pero, syempre, gusto ko kasi, hindi nga ako health conscious. Sarap ko ipumuo. Ayan. Ito ang ating ginataang chicken. Ayan. And then, ilagay na natin ang ating spinach. Ayan.
ating spinach. And then takpan natin ulit, and then after 1 minute pwede na natin hanguin ang ating ginataang chicken. Ayan. So, antayin lang natin ng 1 minute. So, yun guys, i-check na natin ang ating. Yan, okay na siya. Ayan, okay na siya, guys. Haluan lang natin. Ayan. Kaunti lang ang nilagay kong spinach. Kasi pag marami kasing spinach is maraming, ano, matubig siya. Matubig yung ating spinach. So, kaunti lang ang nilagay ko. Ayan. So, turn off na natin. So, yan na yung kinalabasan ng ating ginataang manok na may papaya at spinach. So, ito na yung ating finished product. Ginataang chicken na may. Well, guys, optional lang po kung gusto nyong lagyan ng sili. Pwedeng-pwede po. Kaya lang nakalimutan kong lagyan ng sili. Mas masarap sana ito. So, ayan. Ito na yung ating ginataang chicken. Ayan. Ayan.